Ginugunita ngayong araw ang National Heroes Day, kung kailan inaalala natin ang mga nagsakripisyo para sa ating bayan sa kasaysayan. Pero sa panahon ngayon, may mga bayani pa nga bang maituturing? My report si Micaela Papa. Bayani, ano bang kahulugan nito ngayon para sa mga pangkaraniwang Pilipino? Magbuwis po sila ng buhay para po mapagtanggol yung bayan natin. Lahat ng kinikilos niya para po sa kaligtasan ng lahat. Ayun, yun nandyan. Yung may hawak na, bayani ba siya? Bayani po. May statue po siya eh. Para naman sa ilan, ang kabayanihan, tila konseptong kasamang nabaon sa panahon ni na Bonifacio. Sarili na lang nila iniisip nila. Hindi na nila iniisip yung mga ibang tao. Pilipinas, eto, babagsak, parang walang dumadating na hero para iligtas sa atin. Mas tingin ko parang wala, hindi po talaga dumadating. Hindi ko po tulad dati. Buti na lang may ilang tao pa rin pinahahalagahan hanggang sa ngayon ang kahulugan ng salitang bayani. At sa sarili nilang pamamaraan, ipinamamalas ang simpleng kabayanihan. Di man pinararangalan at kung minsa'y binabatikos pa. Ang hangarin daw na maglingkod ang nagtutulak sa PAGASA weather forecaster na si Jory Lois para ipagpatuloy ang paglilingkod sa kabila ng mahahabang oras ng trabaho, kapos na sahod at mismong pagkakasalanta rin dahil sa sama ng panahon. Kahit mabaha yung pamilya mo, kahit anong mangyari sa kanila, hindi mo pwedeng iwanan ang trabaho mo. Maaring merong sabi nating mamatay dahil nagkamali ka sa sinabi mo. So kami, maingat ang ginagawa namin. Para naman sa graphic designer na si Mark Gosinchan, na may likha ng sumikat na graphics na Where I'm From, Everyone's a Hero, hindi mahirap makahanap ng mga tinatawag na bagong bayani. Patunay raw ang pagkakawang gawa ng mga Pilipino sa panahon ng kalamidad, sa kabayanihang naghihintay lang magising sa puso ng bawat Pilipino. But a lot of people were left, I guess, broken, diba? And then parang dami nawala. But you will see naman na parang a lot of people just went together and helped out. You will see yung mga tao na you wouldn't really think na tutulong ay tutulong pa rin. Sa pagunita ng National Heroes Day ngayong araw, kinilala ni Pangulong Noynoy Aquino ang kabayanihan umanong ipinamalas ng namayapang DILG Secretary Jesse Robredo. Isang simpleng taong tahimik daw na nagsulong ng reforma sa pamahalaan. Hindi rin pulingid sa kalaman ninyo. Bukas ay ihatid natin sa kanyang huling hantungan ang isang tapat at mabuting pinuno na si Kalihim Jesse Robredo. Biyani siyang pinili ang simpleng pamumuhay. Tinutukan ang kapakanan ng kapwa bago ang sarili at nangibabaw ang kanyang prinsipyo laban sa transaksyonalismo. Para naman sa ilang veterano ng World War II, kahit hindi raw sapat ang kanilang nakukuhang benepisyo, ikinararangal nilang sila ay nabibigyan ng pagkilala sa araw na ito. Ayon sa manunulat na si Amado V. Hernandez, ang pangyayari ang lumilikha ng taksil kung paano ang pagkakataon din ang gumagawa ng bayani. Kung kaya naman bago ang lahat, kailangan munang kilalanin ang kamalian sa sistema bago mabuhay ang kadakilaan. Sana nga pagdating ng panahon, maging natural na lamang tulad ng paghinga ang pamumuhay para sa kapwa at hindi na maging kamangha-mangha ang salitang bayani. Micaela Papa, GMA News.